Ayun na. Kahit naman kami ni Ate Bill, no? Tanghalian naman. Ayun. Bakit? Ayun, tanghalian. So yun, abang-abang. Yun, nandito na tayo sa Sarmac Clinic. So yun, tawagin lang natin si Ate Bilin. Papirmahin natin din siya. Ate Bilin, tara na. Nandun na yung result mo. So, yung, nandun na yung result. Tara, pirmahan mo yun dun. Resita na panibagong ano. So abangan nyo na lang yung resita. Para makita din sa sponsor, no? So may resita na bagong pinabili. Hindi tayo makapag-video doon kasi bagong ano, bago yung doktor na naman. So yun, pipirma sa Ate Bilin. So yun, ito na yung X-ray saka ano, para ano, para malaman nyo rin, ma-video din natin, no? Yung ano ni Ate Bilin, X-ray niya. Labas natin yung X-ray niya. So ayan, oh. So yun. Wala naman, puro buto lang nandito. Puro buto lang ni Ate Bilin. Ay, ito yung mga buto mo. Parang buto ng isda yung buto mo. So yun, may tama yata. No, so pabasa na lang tayo. Maraming usok yung katawan natin, Bilin. Pabasa na lang natin, pa-schedule tayo, mag-aantay pa tayo ng isang oras para pabasa natin sa doktor, no? Para sabihin, alam mo rin, para maliwanagan mo. Ando na, tapos na, binimahan na. So yun, ipabasa natin sa doktor. Ito na yung ano, X3 result. Okay, ko na itong pakita para makukuha ko ang ID ko din sa inari. X3, hindi, iba yun. Oo, iba yun. So yan, X3. Bakit mali? Ano mali? Ay. Sabi Rona. Diba ay? Ebilin. So ayan ang lumabas sa tawas, Ebilin sa Verona. So hindi kasi maintindihan yung sulat mo, dapat inayos yung sulat. Hindi, ayos naman eh. Ayos? Ba't mali dyan? Dapat ayan. Okay na yan, Ebilin. Ayan ang pangalan niya, oh. Mali daw yung pangalan. Dalawa kasi yung ginagamit ko, Ebilin eh. O kaya pala eh, isa sa iyan, saka isa yun. Ay, yan, isa ay? O, ito ay, oh. Ay, yun pala eh. O, ito yung tama. Pares yan. Hindi, pares yan. Kasi ginagamit ko lang lang ito, Ebilin, ito. Talagang pangalan ko rin. O, di ito na lang ang tama. Ayun, ipabasa muna natin, no, mga kabin, no. Kaya mga kabin, sa ano, tapos may mga resita pa to, so lobat na yung cellphone natin, so hindi tayo makapag-video doon, no? Hindi tayo makapag-video. So yung total nito na babayaran na naman natin ngayon, so mayroon na naman tayong babayaran, no? So para maraman ng sponsor, so hindi biro. So may schedule na naman to. So mamaya kapag makapag-video pa tayo, no? So yun, antay natin, waiting natin. So may ano, sobrang pagod na natin. Kasi galing tayo sa ano, para nagpapalipas lang tayo ng ano nung oras. Pero bakit nasaan na yung ano mo? Ano pa? Labas. Yung so ito. Ba't isa lang? May isa pa. Hirang babae yun. Shout out sa informasyon, no? Ang daming ano natin bilhin. Informasyon. PBEs. Ayun, PBEs. Dito. Ayun, marami kang ano ang atipilin. Maraming kang sakit. Ayun, Mulumbibin, one tour, ayan o. Basahin nyo na lang po. So, sa mga nanonood dyan, basahin nyo na lang po yung sakit na atipilin, no? Metoxtis, ayun. Pabasa na lang natin para ano, ma-video din natin, no? Para maliwanagan sa doktor mamaya. So wait po, abang-abang. Then mga kabin, pabasa na lang natin sa doktor, no? Yung pabasa rin, bukod din pala yung bahay sa ano, babasahin yung resulta kung may sakit siya o ano pang
ano ba ang dapat gawin niya. So, ipabasa na lang natin para yung doktor na lang ang magsabi. No? So, abangin nyo mamaya, doktor na lang magpaliwanag kay Ate Bilin para maintindihan din ni Ate Bilin yung mga kailangang dapat gawin. No? Ayan, shout out po sa sponsor kay Ate Bilin, Ma'am MG. So, yun, shout out po. So, maya-maya, abangan natin ang ano, makikiusap tayo na i-video natin nyo. Yung pagbasa ng doktor para rin maintindihan ni Ate Bilin kung paano gawin, na ano dapat. Ayun, pati X3 po saka ano eh, 200 po ang bayad, 200. Isang daan sa laboratory, isang daan sa X3. Ayun na lang para maintindihan din na ni Ate Bilin. Blood pressure. Pero yung, ano ba yung one for? No? Naku, wala ka ng dugo. First yung toxin, tingin na natin. Tingin na natin, kaya. Ilan po? 90 over 70. 90 over 60. Normal? Abnormal? Mababa. Ah, mababa. So yun, mababa yung dugo niya. Ah, 90 over 60. Yun, 90 over 60. Mababa yung dugo mo. Kailangan mo kumain ng gulay. Yung, sige, mamaya na lang, no? 49 po. Kasama na po sumorong sa general check-up ng 49. Pero sa mga may asawa na po ba kayo? Wala na po. Pero may asawa kayo. May anak po kayo? Kasama sa general check-up po is pap smear. No? Pag sinabi natin general check-up, it's gano'y yun, executive check-up po. Lahat papagawa, kahit cholesterol, kahit mga... Ano po yung binabago po yun sa mga SS? Mga ganito. SS? SS po? Ang SS po kung may sakit ka. Ano po? Kung may binabago po sa mga... Ay, hindi po. Hindi po binabago sa SS po. Binabayaran din po nito. Depende po kung may sakit ka po. No? Yawa. Kanino to? Pero ito siya. Pero meron. Ganun po yun. Kung gusto nyo po, ipagawa nyo pa yun. Kasi yung mga iba po ito, kapulad ng pap smear, o may potipin. So malaki yung ano babayaran nun? Kung oo. Yes. General check-up sa akin. Magkano abutin to? Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Mawa lang ba yung ano halaga kung magkano? Siguro wala ka. Kasi sa awas sa Capital Medical Center, during my time, that was the 2002. Pag general executive check-up, umabot ng 20,000. 20,000? Yung 2002 yun. Eh, hindi mo na alam kayo. So, yun sabi, ano, general check-up daw siya, tapos yun lang ginawa. Pina-X-ray siya, tapos, ano? Oo, kasi kung general check-up ko lahat. Lahat talaga. No? Kasama yung pap smear dyan, kasama po yung, ultrasound. No? Yun po, kasama cardio sa puso, hindi eh. Lahat. So, yun. Saan po mag-hospital ito? Saan na malalaking hospital siya? Malalaking hospital. Hindi mo tayo yung general check-up ng kakapirang. Kailangan po ba yung ID? Hindi po. Talaga eh. Titignan nyo yung mga package po nila. May mga package kasi mga general check-up. Kasi hindi naman tayo mag-based lang sa ECG X-ray lang. Sa general check-up. Lahat po yun, i-physical exam pa pala. Lahat na ina mo, mata mo, ilong mo, ibig mo. May schedule pa po yun? Hindi ko po alam sa mga hospital. Siyempre yung bobo po na sa tatanong yun po. Kung ano po yung mga... Pero bang po ba pwede pumunta sa hospital? Manila, isa niyo po. O tayo kay doctors. So bali yung gamot sa kanya, Doc, yun na lang. Tuloy-tuloy niya lang ang vitamins na binigay. Private po yun. Hindi tuloy lang yun. Private po yun. General check-up. Pag general check-up, pangkalahatan talaga yun. Oo, kaya ka general check-up eh, di ba? Pero kunwari, may high blood ka, may diabetes ka, syempre nasa second week na, mag-high blood na kuwari natin. Injection po pa nandun. Bakit po ba yung injection? Dahil kasi hindi pwede i-request yun, kailangan may makita tayo. Para sa kanya, injection po, anong injection? Ano po injection yan? Hindi ka po na. Ano nga po injection? Maraming injection po. Ewan po lang.
Parang sa COVID, kasi wala pa po akong inyong pasyendo. Hindi mo naman kailangan ng general check-up sa COVID vaccine na hindi. Mayroon naman checklist po yun. Ano kasi yan, Dok, siya? Ang tanong ko lang, purpose yun lang para pumunta rito is for general check-up. Wala po kayong sisimptomas, positive, hindi kayo nahihilo, hindi masakit ang uri, hindi masakit ang tiyan niyo, wala as in wala talaga. As in wala. Ano nararamdaman mo, Ate Bilin, yung... Ano kasi yan, Dok, siya? Medyo ano? Ganun. Hindi ko mga wala, parang may gumamit. Ay, ako ha, kung general check-up lang, no? Lalo ka, wala akong masabi pa na nangyari ko sa inyo, no? Medyo. And then, siguro lang i-advise, if you want, pagawa mo na naman ako. No? Ayun. Tapos kasama dyan, physical exam. Physical? Oo, kasama. Tignan mo nakalagay pa rito kay Doktor. Of course, ay kaya ang tricks kayo. Oo. Oh, may ano kasi siya, Dok. Talaga. May something. So, hindi rin sa akin. Nakalagay po sa kanya. So, anong dapat maganda ang gawin sa kanya? Hindi pa general check-up sa hospital. Para kompleto po. May ENT po doon. May OB doon. Pero psychiatrist po. So, no? Panibago. Hospital talaga. Hindi yung clinic. Hindi, kasi yung kompleto pa sila. So, kaya kailangan yung general check up. Pakita siya lahat ng specialist. Lahat talaga. Ganun po yun. Dahil ha, sa ngayon, gawin nyo yung vitamins mo. Ayun, vitamins mo nang ututukin mo. Ubusin mo muna na yun ng tatlong buwan. Okay lang sa ako itong clinic at pakompleto si specialist. Hindi naman po. No? So, executive check up ang kailangan. Ayun. So, sige, Dok. Pakinggan na lang natin yung mga... Actually, kulang ba ito, ha? Kailangan ma-ultrasound, mga ganun, no? Opo. Anyway, based sa kanyang resulta po, no? Medyo mataas ang kanyang sugar, no? Mataas ang kanyang cholesterol. Ang tanong ko lang po, wala po pang maintenance ba yung nanay ever since? Never kayo nag-maintenance? Never naman. Never, sige. Pero yung sugar niyo po, hindi ganun kataasan. Itong taas po na sugar niyo, pwede muna kayo mag-diet. No? Ano po ba mga bawal po? No? Una-una po, bawal matatamis. Ha? Bawal po matatamis, bawas po kayo sa carbohydrates po. Ano po mga carbohydrates? Pagkakalang niyo po, anim. Diba? Mga pansin, mga yan. Lahat ng matataas na sugar po, bawal po yan. Na po nagkakape kayo, 3-in-1 kasama yan. No? Healthy, uso mga milk ngayon, mga coffee shops. Gusto po mga yan ngayon. No? Lahat po ng matatamis, pwede naman kayo magkape, brewed coffee lang. No? Hindi nilalagay ng sugar. And then, 3 months yan. After 3 months, po ulit niyo po. Tingnan natin kung mataas po ulit, no? Second sa mataas po sa inyo, yung cholesterol niyo po, ha? Yun. So, anong bawal pag mataas ang cholesterol? Siyempre, matataba, maalat po. Tapos, advice ko po, everyday kayo magpag-iti, no? Umaga ako, i-list niyo for 1 week. Tingnan natin kung may mga episodes na tumataas ang blood pressure, ha? And ECG niyo naman, okay lang yung ECG niyo, no? Yun lang yung mga ninyo po, ha? So, wala ka pang gamit binigay sa ano nyo, cholesterol nyo? Wala pa. Aba. After 3 months na po, ulit yung puso sa cholesterol. Okay. After 3 months po? Patsiga po ulit ito? So, lagyan na lang ng date, no? 3 months po. Kung ano po ngayon, July 19, August, September, October 19, no? October 19. Lahat ng lamat na binigay sa inyo nung una yung punta rito, tuloy lang po, ha? Opo. Yung vitamins niya daw. Tapos, ano, advice pa rin talaga sa psychiatrist. Psychiatrist. Sa ENT. Kasi pinarefer si ENT, ano nakita sa kanya? Opo. Ano nakita sa akin siya na yung pinarefer si ENT?
Ano nakita mo? Medyo na yung unang araw ng ring na nyo. First day of last menstruation nyo. Kailan po ko nire-regla? Kailan nga po yung kanina? Ilan po nga na hindi nire-regla? Ilang taon na po? Ilang taon? Ulat na lang ako. Hindi pwede na eh. Anong taon yon? Ilang taon po yun. Kasi alam mo po na para namin natin kung menopause ka na talaga o nag-umpisa ka na. 22 na kasi ngayon. 22, 2022 ngayon. 21 ba o 19? Yung dugo po kasi yung loob na sa akin, huli. Siguro mga 2002 taon. 20. Sige. Accidente lang. Anyway, sige. May allergies po ba pagkain gamot? Allergy? Mga kati-kati. Sige. Ganito ha, general check-up po, ano pa po mga kulang po ninyong papatestin nyo, no? Ofta, mata, tainga, no? Psychiatrics, kapag-gain po, no? Pag-check-up nyo rin yung porta, no? Kasi kasama po niya yung pups nyo po. Okay? Sige, anyway, tuloy ito po yung test po niya to sa ano po, October 19. Okay, October 15. Tapos ito pa yung mga gamot po niya, no? Para sa cholesterol po, 90 pieces po to. One tablet, once a day lang po. At that time, ha? Tapos vitamins lang, no? Mga KA plus, saka vitamins. Di, may vitamins na po siya, Dok. Ang una. Ito rin yun, ha? Kung ano yung vitamins nila. Makaiba namang vitamins. Yes, di. Okay? Sige, salamat. Tawag dito. Babalik kayo ulit sa October 15, ha? October 15. So, yan na, October 15, babalik kami dito. Para sa hypertension workup. Ito yung mga gamot niya. Ito, para sa cholesterol to, ha? Isa nito ay 31, vitamins 19. May vitamins na siya? Meron na. Oo, yung una. Vitamins na may zinc, meron na. 15. Yun lang, bigyan ito. Bali, total magkano lahat? Pintahin natin. Pwede ko na lang sa link. Suggest din ultrasound para kung natin siya. Okay po, Doc. Ultrasound din daw. Oh, yun. Trust me, Doc. Hindi. Hold up. Tapos pop smear na rin. Hindi doktor lang kung kaya siya. MRI? Ayun. October, kailan? 15. October 15, balik namin. Hindi, para makomplete yung physical exam, kailangan ng pop smear sa kanila. Tapos bigyan mo na lang kung sino kailangan yung ENT, Octa. Saka yung OB, may OB naman tayo. Ano? Luka mo na. Antay mo. Antay mo. Hello. Magbigay ng pinky na sa'yo wala. Ito lahat. Yung gumawa niya to. 3,810. So yun. Ito yung bagong resita, no? 3,810. Okay. Yun. Okay na? Okay. Thank you. Diet niya. Opo. Padali. No? Oo, matigas. Ano? Ang population na doon? Marami na lang. Po. Madami na population. Opo, marami. Ito po, ito si po, 1,000 once a day. Acidate ng propane na maximum 5 days. Tapos ito yung pressure. Yun mga kabinyo, kanina nalubat tayo doon sa center, no, habang kinukuha natin yung x-ray. So yun na paliwanag ng doktor, no? Napaliwanag ng doktor lahat ng mga sakit ni Ate Belen. So ito, kasi pilit ni Ate Belen kukuhain to. No, nandito na tayo, no, ka-uwi lang natin. Nandito na tayo sa bahay ni Licochero Official. So ang x-ray nakuha na rin na po natin. Ito po yung x-ray ni Ate Belen. So paano ba to? Picturean na lang natin para ano. Yan po. Yan po yung x-ray ni Ate Belen, no? Picture natin yan, tapos video. So video muna natin sa sponsor, para makita ng sponsor, no? Ito po yung x-ray ni Ate Belen. Normal lang po yung x-ray niya. So yan, puro buto-buto. Tapos ito yung laboratory ni Ate Belen. Ayan, laboratory niya. So yun, mapanakita niyo yung sakit ni Ate Belen.
So marunong magbasa dyan sa marunong tumingin, no? Ngayon, tingnan nyo na lang yan. Yan po. Yan. Yan. Tapos yung isa, ito din po. Yan. Yan po. Tapos ito yung result sa X-ray. Yan. Kita natin yung buo para alam ng mga nanonood, no, at sa sponsor. Yan, alam ng sponsor. Tapos ito. Yan, ito last isa. So yan, video na natin para ma-vlog natin. Ito yung pinaka-vlog. So yun, ayan, basok na natin. So yan. So sana itabi ni ito ni Ate Bilin, kasi pilit na pilit niyang kinukuha sa atin, no. So siya na ang maghawak dito. So yun. Yun, no, 4,720. So yung pamasahe namin, no, pamasahe namin balikan, no, so nasa 600 siguro, may 500 siguro o ganun. Tapos yung pagkain ni Ate Bilin doon, so umabot din siguro ng 6K lahat din. 6K lahat yung nagastos, no, ngayon sa pangalawang check-up ni Ate Bilin. So babalik kami sa ano, no, babalik kami sa October 15. Yun. Tapos yung bagong gamot niya, no, para sa gabi, para sa tawag nito. Ayan, may bago sa uling resita, eh, para sa bago siya matulog. Ayan. So ayan, 930 plus yung isa. Ito po yung gamot na mga bago. Ayan, sa Ma'am MG sponsor, no. Pakita natin yung gamot. So itong isa pa lang ay 930 plus itong isa. So yan, nababasahin nyo na lang po, kasi medyo ano tayo, no. Ayan, alam nyo naman po yan sa nag-sponsor, mababasa nyo yan, no, yung bagong gamot niya ngayon, no. So babalik kami ng ano, pagkatapos ng tatlong buwan, October 15 po, babalik kami. So yun. So ang total po nitong isa ay 930 plus ito. So hindi na magkasya, dito na lang nilagay. Yan po, 3,810. Yan, 3,810 pesos. So yan. Ayun. Yan po yung mga resibo. So yun, maraming salamat, nakaabot kayo sa dulo ng ating vlog. So babalik tayo sa follow up check up ni Ate Bilin, no, ay October 15. Yan, October 15. So total nito gaano? 3,810 po yan, plus 930. Yun. Yan, saan yun? Ito, 930. Magkano lahat? Ang nadagdag nga, no? So, nung una, 6,000. Plus ngayon, dagdag ngayon sa bagong resita niya ay, ano, binilin natin lahat para wala nang problema. Inom na lang ng inom sa Ate Bilin. Yun. 900 plus 3,000. Ano ba? Ito lang, 900 plus 3,000. Kalkyo natin, no? Wait. Plus 3,810 equals, ayun, bali na, ano, 4,720.
yun ang nadagdag. So may follow-up pa siya, no? May follow-up pa siya, may follow-up check-up pa siya, Ma'am MG. May follow-up pa siya sa October 15. So yun yung panibago na naman siguro yun. So wait na lang natin yun. Yun po, Ma'am MG, maraming salamat po sa sponsor nyo, Ate Bilin. So God bless po. Yan, maraming salamat po, nakaabot kayo sa dulo ng ating vlog. So yun na sa Ate Bilin, napacheck up natin. So successful ang kanyang laboratory sa X-ray, nandun na sa kanya, binigay natin sa kanya yung X-ray, no? Lahat, nandun na. So yun, God bless po. Salamat, bye bye.